malakas yung ikot niya. Wash. So ito po yung timer switch ng wash. Ito yung timer switch ng dryer. So pag nag-switch tayo dito sa kabila, pagpunta dito, kaliwa, gagamit tayo ng wash. So pagtapos na tayo ng wash, naka-off na siya. Dapat naka-off na to bago tayo mag-dryer. Mag-switch tayo sa dryer. Tapos pag na-switch yan sa dryer, lalabas na yung tubig. Saka tayo mag-on ng timer switch ng dryer pag wala ng tubig. Ang araw po ulit sa ating lahat. Ngayong araw po ay may ano dito. May nabili ako dito ng automatic washing machine. Ito automatic siya. Ang brand niya ay Samsung. Yan, Samsung. Eh kaya lang po yung ano niya, ang sira na sa kanya itong kanyang board. Ito yung board niya. Eh hindi na yan ano, hindi na marirepair yung board niya. Kaya i-convert ko na lang ngayon sa ano, sa timer. Ayan. Ni-ready ko na yung ano, yung ikakabit kong timer switch. Ayan, kinabit ko na dun sa ano niya, sa cover ng washing machine. Ayan. Dito yung ano, yung wash. Tapos ito yung dryer. So, pares natin na mapapagana. Magagamit natin yung wash niya, tsaka magagamit natin yung dryer. Ito may ano tayo dito sa gitna, may toggle switch. Ayan, switch lang natin yan. Ang magiging function nito, pag nilipat natin dito, gagamit tayo ng dryer. Tapos pag sinitch natin ito dun sa kabila, ay gagamit tayo ng wash. So ang wiring niya ganito lang. So dito may apat na wire. Itong apat na wire na to ay galing dun sa baba, sa motor. So apat siya kasi itong kulay black ay doon yun sa ano, sa drain motor niya, drain motor. So papakita ko mamaya kung saan ko ipakonik yung drain motor niya. Tapos itong tatlong wire na to, itong blue, red, tsaka white. Itong white yung common niya, yung common, yung white. Tapos itong blue at red yung kanyang reverse. So mamaya titingnan ko pa kung pasaan yung ikot ng dryer. Kukunin ko dito sa dalawang kulay na to. Pipiliin ko pa dyan pag winiring ko na. So ngayon ito, i-wiring ko na siya. So dito pala, ito na lang yung natirang wire sa kanya. Kasi tinanggal ko na yung connection niya, yung wire na nakapasok dito papuntayan dun sa board. So ang nakasalpak sa kanya, ito lang naman, nakadugtong lang siya dito. So yun lang yung ano, kaya ito lang kasi yung kailangan natin mga wire. Kaya tinanggal ko na yung papunta sa board. Tsaka ito, wire papunta sa ano natin, sa outlet. So ito, tatanggalin ko to, puputulin ko. Tatanggalin ko to para maidugtong ka ng maayos yung mga wire. Tsaka ito, tanggalin ko na rin. So yan. Ito yung timer switch ng ano, ng wash. Yan, sa wash yan. So yung three wires, so yung ano natin, three-way switch. Yung sa gitna, diyan natin ikakabit yung common. Yung common natin, itong galing sa ano, sa kuryente, sa outlet natin. Yung linya. Tapos yung ano, sa kabilang part naman, dito sa kaliwa, papunta sa dryer. Ito, wire ng dryer. Dalawa lang naman yung linya ng dryer. Ito, isang galing sa ano, isang galing sa three-way switch. Ayan. Tapos ito, yung isa nakalabas.
Tapos sa wash naman, ito, may nakalabas na dalawang wire na i-connect natin sa ito, sa motor. So yan, i-connect ko natin dito. So yan, itong sa dryer, itatry ko muna ikabit dito sa kulay blue. Ikabit ko muna sa kulay blue yung ano, sa dryer. Yung common ng motor natin, yung common ng motor ay itong color white. So ikakabit ko yan sa wire ng galing sa pansaksak. Diretso. Yan yung live niya, live. Kulay white. Tapos itong black naman, ay kukunin ko dito sa gitnang linya ng three-way switch natin. Yan yung kulay black. Papunta yan sa yan, sa pansaksak. So ang natitira na lang na wire natin na itong sa drain motor. So ikakabit ko tong drain motor nya dito naman sa linya ng dryer, para pag nag-switch tayo ng papunta sa dryer, pag nag-switch tayo ng papunta sa dryer, ay bubukas na yung drain motor nya. Kukunik na siya sa drain motor. Tapos saka na lang natin i-on yung dryer switch or timer. So dito, puputol ako dito. Putulin ko na lang. Kukunik ko lang dyan yung ano, yung linya ng drain motor sa linya ng papunta sa switch ng dryer. Ayan. So itatry ko muna siyang panda rin pa. Ayan. So yan, napapansin nyo ano, hindi nagbukas yung drain motor. So, itatry ko nga munang i-switch yung ano nya, toggle switch, kung magbubukas yung drain motor. So ito yung toggle switch nya. Yan, i-ano ko din. Ayan. So yan, lumabas yung tubig. Sabihin, nagbukas yung drain motor natin. Tapos i-off ko lang ulit. Ayan. I-on ko yung wash. Tapos ngayon papandarin ko naman yung dryer. Pandarin naman natin yung dryer nya. So dapat bago natin pandarin yung dryer, ay i-off muna natin tong wash. Yan, ikutin ko lang tong wash. So yan, i-off ko na. Tapos try ikakambyo lang natin tong toggle switch nya kabila, para magbukas yung dryer, ay yung ano, drain motor. Pag nagbukas na yung drain motor, i-on na natin yung switch ng dryer. So yan,
Wander na. Wander na yung Ryan. Tapos, kung mag-wash ka ulit, i-off lang, dapat naka-off na yung naka-off na yung dryer niya, yung timer switch ng dryer. Pag na-off na siya, pwede na ulit i-switch yung toggle switch niya, itong toggle switch. Yan. Na-switch na natin yung toggle switch papunta sa wash. Pwede naman natin ngayon paikutin yung wash. Yan, wash lang umiikot. So, ganyan lang po. Ito, simple lang yung wirings. Simple lang yung wirings niya. Ito sa wash motor, wash timer, spin timer, tapos toggle switch na 3-way. Ayan. So ito, papakita ko po yung ano, gagawa ko ng diagram para dito, para madali nyo maintindihan. Ayan po, ilalagay ko na lang po sa ano, sa screen. So yan, ilalagyan ko na ng mga tape yung wirings. So dito pala may problema ako dito kasi yung kinabitan ko ng pwesto ng ano, wash timer ay babangga dito. So tatanggalin ko na lang 'to. Igagrind ko. Sakto na. Kailangan na lang ng tornilyo. Saka lalagyan ko siya ng yung mga hawakan ng switch. So yan, meron na. Timer switch ng wash ng dryer. So dito pala may ano, i-adjust ko pala to. Iikot ko kasi pag kumambyo tayo dito, ang nagpa-function sa kanya ay wash. Pag kumambyo tayo sa kabila, ang nagpa-function sa kanya ay dryer. So iikutin ko lang para tumama sa pwesto at hindi nakakalito. Ito, try ulit natin. Banda rin. So pag naka-switch tayo dito, susulatan ko 'yan mamaya para may naka-indicate kung ano, kung saan yung function niya. So yan, pag naka-switch tayo dito, wash 'yan. Gagamit tayo ng wash. So yung 'yan. So pag kumambyo tayo sa kabila, so dapat bago tayo kumambyo, naka-off na tong wash nya. So yan, kakambyo tayo, i-switch natin yung dryer. So hintay ka muna ng ilang segundo bago mo to pihitin kasi bumubukas pa yung drain nya. So bali ano pala, kung halimbawa mag-dryer ka or mag-drain ka, ayan, pagkatapos mo maglaba tapos gusto mong i-drain yung tubig, yan, switch mo lang dito, tapos pag wala ng tubig saka ka palang mag-dryer. Ayan,
Lagyan natin ng tubig. So yan, may tubig na. Mag-wash tayo. Uy, lakas. Lakas yung wash. Ganda ng ikot ng wash. Ito yung sinasabi ko na pag nag-switch tayo dito, lalabas yung tubig, tapos hintayin na muna maubos yung tubig bago mag-dryer. Ay, sorry, nakalimutan kong i-off. Dapat i-off pala muna yan. Dapat bago mag-switch pala dito, dapat i-off muna to. So yan, wala ng tubig. So dito dapat i-ano, ikamada din yung ano, yung mga damit. Dapat iayos na po kamada. So yan, kalabas na yung tubig, pwede na tayo mag-dryer. Paglaba na tayo. So yan, hanggang dito na lang po ang video ko. Salamat po sa pananood nyo. Sana po ay may nakuha kayong konting ano, kalaman kung paano mag-convert ng automatic washing machine to timer switch. So di ko na po ipapakita pag nilinisan ko to, kasi ito nabili ko. Bibenta ko po yan pag ano, pag nalinis ko na. Nalinisan ko pa. So, yan lang po. Maraming salamat po. Don't